For this lecture, magbibigay tayo ng sample problem, no, on earthwork. So basically, ito ay area computation and volume computation. So diretso na tayo sa sample problem. We're given with the construction profiles, no, for two stations. So we have station 20 plus 200, tsaka station 20 plus 220. So yung difference nilang dalawa ay 20 meters. Okay, so ito yung mga binigay. So paano ba ito basahin? So we have itong value na to, yung 6.6, ito yung distance to the left galing sa center line, no? Tapos ito namang positive 2.4, ito naman yung elevation sa particular point na yun, yung 6.6 meters from the center line. So ito yung center line, kaya 0 yung nakalagay dito, no? Kasi syempre, no? Pag sa center line, 0 distance siya within sa center line, no? Tapos ito naman, ito yung distance to the right, 4.8 meters, tapos positive 1.2 naman yung elevation, okay? Tapos same din dito sa station 20 plus 220 natin, ganun pa rin, no? Pero dito medyo iba yung ano niya, kasi yung sa center hindi given yung elevation, no? So i-assume natin yan sa drawing. Tapos ito pa rin, no? To the left tapos elevation, ito naman to the right tapos yung elevation niya. So yung required dito sa problem na to, assuming both stations have the same side slope, ibig sabihin yung side slope natin, that's S, no? Denoted by S, which is just the ratio of the horizontal to vertical natin na slope sa sides, okay? So, pareho daw yung side slope sa dalawang stations, tapos pareho din yung width of base. Compute daw the following, no? So, width of base, so papangalanan natin itong B, no? So, lagyan natin ng B. So, that's ano daw, no? Tapos, second, yung elevation naman sa center line sa station 2, which is ito yun, yung X, no? So, sa number 2, that's X. Tapos, yung number 3 naman, volume of earthwork between the two stations with prismoidal correction. So, ito naman, V, no? Yung volume total between the two stations. Okay, so dito sa baba, meron tayong pin-repair na dito na figure, no? Para hindi na tayo mag-aksaya ng time sa pag-drawing pa, no? So, gaya na sinabi natin kanina, ito ay distances at elevation to the left. Ito naman center line. Hindi lang sila magka-ano na, pero yan, hindi naman tayo OC, no? Tapos, ito naman, you have the 4.8 and 7.2 to the right naman with the corresponding elevations naman. So, ito yun, no? So, ito yung center line, dinry na natin. Tapos, not drawn to scale, no? Pansin natin, medyo mas malaki ito, pero denoted naman na B over 2 lang yan, no? Ibig sabihin, sa center line, nahahati ng two equal parts yung base natin, which is the B. Tapos, yun, meron tayong B over 2, tsaka B over 2. Ito yung elevation to the right, which is 4.8 meters from the center line. Ito naman yung elevation sa left side, which is 6.6 meters to the left. Tapos, ito naman, no, sa second station, ganun pa rin yung interpretation natin yung mga data na binigay, tapos iba-iba lang yung values. Okay, so solve na tayo for number 1. For number 1, kailangan na natin makuha si base. Okay, so for number 1, pwede natin actually gamitin yung either, no, either station 200 o yung station 220, since pareho lang naman sila ng base, and then pareho din sila ng side slope. So, ito pa lang yung side slope, no? Ratio lang siya ng horizontal to vertical, okay? So, yung pag-solve natin dito, i-analyze muna natin yung figure, okay? So, since yung side slope natin, yung side slope is just basically the ratio of H to V, ibig sabihin, pwede mo rin sabihin na H is over V. Or, kung kukunin natin si H, pwede lang natin i-multiply si V at si S na para makuha natin yung H. Okay, so for this figure, ibig sabihin, yung drawing na to, or yung distance na to, is just equivalent to 2.4S. Kasi nga, di ba, S equals, or H equals VS. So in this case, yung vertical natin is 2.4 times S. Makukuha natin yung horizontal distance dito, no? So ito ngayon si H. Yan. Tapos dito naman sa kabila, same pa rin, no? So yung distance na to, yung horizontal distance na yan, that's actually equivalent to, pare-pare na side slope, no? Pare lang lahat ng side slope dito kapag naka-inclined yung sa gilid na distance or sa gilid na side. Gilid na side, no? Pare na pala yun. So, that's 1.2 times S. So, similar pa rin yung pag-solve natin. Ito pa rin yung ginamit natin na equation. So, horizontal dito, iba naman yung vertical niya, 1.2. So, 1.2S. So, therefore, para ma-solve natin si number 1, gagamitin lang natin yung distance dito, no? So, ito yung side na to, pwede natin sabihin na B over 2 plus 2.4S, yung total niya is actually 6.6, no? We have B over 2 plus 2.4
S is equivalent to yung total distance niya, which is 6.6. No? Tapos, dito naman sa kabila, we have B over 2 plus 1.2S, yung total distance na to, is just equivalent to 4.8. Okay? So, we have B over 2 plus 1.2S is equivalent to 4.8. So, meron tayong two equations to announce. Tapos, pareho pa ng parameter dito, no? B over 2 tsaka B over 2. So, pwede lang natin i-eliminate yan. So, subtract natin yung dalawang equations na yan. Magka-cancel si B over 2 tsaka si B over 2. So, therefore, 0 na yan. Ito naman si 2.4 tsaka 1.2. Hindi na natin siguro kailangan ng calculator dito, no? So, 1.2S din yan. Tapos, ito naman sa kabila, we have 6.6 minus 4.8. That's equivalent to 1.8, no? So, masosolve natin dito sa S. So, S is equivalent to 1.8 divided by, so, 1.8 divided by 1.2, that's 1.5. No? So, therefore, yung side slope natin, susulat natin dapat ganito, no? Is the ratio of horizontal to vertical, that's 1.0. So, 1.5 yung horizontal, vertical naman is 1.0. Ngayon, isosolve na natin si B, no? We can use either the first equation or second equation para lang yung lalabas dyan, no? So, B over 2, solve natin siya, no? Plus 2.4 times 1.5, that's 6.6. Therefore, B is equivalent to, so that's 6.6 minus 2.4 times 1.5, yan, times 2. So, that's 6 meters, no? 6 meters. Ito ngayon yung size ng width natin, okay? So, meron tayong for number 1, no? For number 2 naman, kukompute na natin si x, yung elevation at the center line, if the area is 16.82. Okay, so kailangan na natin i-compute yung area ng second na figure natin. No? So, i-analyze ulit natin yung figure. So, yung pinakamadaling way yata, no, na para masolve natin yung area ng buong figure na to, is gagawa tayo ng dalawang rectangle na malaki, tapos magsasubtract tayo ng dalawang triangle. So, ito yung ibig ko sabihin, no? So, first, gagawa tayo ng malaking rectangle dito, no? So, sa side na to, we have this one. So, this is first triangle natin. Second triangle namin, natin naman is dito. Ayan, no? Tapos, ganyan. Tapos, pag makuha natin yung total area ng rectangles, magsasubtract tayo ngayon ng dalawang triangle. So, ito yun, no? So, makukuha natin is yung original pa rin na area, which is the 16.82. Kulayan na natin ito, no? So, yung dimensions are given. We have 7.2 dito, 2.8, ito naman 2.2. Tapos, ito naman, ito yung distance na to. This is equivalent actually. So, yung B over 2 natin, this is equivalent to 3 kasi 6 meters yung B natin, no? So, therefore, yung distance na to, that's 6.3 minus 3, this is 3.3 yung distance na yan, no? Ito galing dito. Dito naman, yung distance na to, ito, no? This is equivalent to, ito ay 2.2 minus x, ay hindi, minus x, no? Tapos, yun, ito na yun, lagay natin, no? So, that's 2.2, hindi na lang natin lagay ng parenthesis para magkasya. So, that's 2.2 minus x, yung distance na to, no? Para naman sa triangle na to, no? Tapos, ito naman, yung mas, medyo mas malaking triangle, lagyan na natin dito, no? So, ito naman, yung distance na to sa mas malaki, this is equivalent to, that's 2.8 minus x ulit, no? So, this is, lagyan nito ng parenthesis, 2.8 minus x. So, ito yung distance na to, no? So, therefore, yung area total, which is area 2, so, yung area 2 natin, that's equivalent to the area ng triangle minus yung dalawang triangles na yan. Ay, area ng rectangle minus yung dalawang triangles. So, yun ba yung sinabi ko kanina? Hindi ko mala. Pare lang kasi yung huli ng triangle sa rectangle. Anyway, so you have first the bigger or the smaller triangle. Meron tayong 2.2, no? 2.2 times 6.3. Yun yung area niya, no? So, that's 2.2 times 6.3. Magsasubtract tayo ngayon ng first itong triangle na to, no? So, that's 1 half base times height lang. That's 3.3 times 2.2. Ganun lang, no? 3.3 times 2.2. Tapos, itong triangle naman na to, we have 6.3 tsaka yung height niya is 2.2 minus x. So, makikita natin si x na dito, no? So, 1 half times 6.3
times 2.2 minus x. Minus talaga yung x. Char lang. So, ito na yung area for the first rectangle. Tapos mag-a-add tayo ng area ng second triangle. So, plus yung mas malaking triangle, pare-parang yung process. That's 2.8 times 7.2. So, that's 2.8 times 7.2 minus, unahin natin yung triangle na to, no? Kasi given naman lahat. That's 1/2 base times height. Yung base niya is hindi pa pala natin na-solve. So, therefore, itong distance na to, since 3 itong b over 2, that's 7.2 minus 3, that's 4.2. No? So, we have 4.2 times yung height na 2.8. Tapos, yung isang triangle naman, 7.2 yung base, tapos yung height is 2.8 minus x. So, dito tayo. Minus 1/2 times 7, uy, 2 na agad eh, no? 7.2 times pa pala, no? Times yung 2.8 minus x. Yan. Yan. Tapos, sabasak lang natin, 2.8, no? 2.8 minus x, tapos 7.2. Which is total siya dun sa area na given, which is, balik na natin, that's 16.82 square meter, no? So, that's 16.82 square meter. So, pwede na natin i-input sa calculator to. Na, tapos, shift solve lang tayo. So, we have 2.2 times 6.3 parenthesis minus. We have 3.3 times 2.2 divided by 2 minus ulit. We have 6.3 times, ito yun, 2.2 minus alpha x, tapos divided by 2. Yan. Tapos plus tayo ng mas malaking triangle, rectangle. That's 2.8 times 7.2. Subtract tayo ng first triangle natin, which is 4.2 times 2.8 divided by 2. Tapos yung last naman, yung may x na. So that's 7.2 times 2.8 minus alpha x. Yan. Divided by equals naman tayo 16.82. Tapos sa shift solve, yan, 1.38. So, x equals 1.38 meters. Yan. So, ito na ngayon yung value na x natin. So, since medyo maraming values, no, double check nyo na lang yung value na nakuha natin. Ako, baka meron tayong medyo na maling pagpindot dito sa calculator natin. So, ito na ngayon. No? Anyway, yung process is mahalaga malaman natin kung paano paano na-solve na yung 1.38. So, ito lang yan, no? Area na, area computation lang, okay? So, meron na tayong number 2. Tapos, number 3 naman is to compute the volume of earthwork, no? Para sa dalawang stations na to. Okay, so dito natin isulat sa number 3. Yan. So, number 3, balik tayo sa color blue. Share lang. So, yung volume natin is equivalent to, pag gagamit tayo ng Prism Model Correction, yung volume natin dyan is automatic na and area, no? Kasi kaya natin ginagamitan ng prismoidal correction, ito 'yon, no, yung hinahanap dito. Kasi meron lang tayong dalawang cross sections, okay? Pag tatlong cross sections kasi, yung meron tayong mid na kung naalala niyo sa discussion natin, so we have the yung prismoidal na volume which is VP. 'Di ba? Meron tayong L over 6 times A1 plus 4AM plus A2. So, meron tayong tatlong cross-sections. So, we have A1, middle cross-section, tapos yung second cross-section sa kabilang side. Pero in the absence of ito, yung gagamitin natin na area is yung VE, no? Volume, no? So, we have dalawang areas lang. We have A1 plus A2 times yung length. So, ito lang, no? Pero mas accurate kasi yung prismoidal kaysa end area. Kaya ginagamitan natin yung prismoidal correction, yung VE, no? Kaya yung volume natin ngayon, pag nag-a-apply tayo ng prismoidal correction, that's the volume na gamit yung end area method, tapos, oh, minus pala to, no? Minus yung volume ng correction, okay? So, laging minus yan, hindi siya plus minus. So, either mag-negative or positive yung CP, minus yung ilalagay natin, okay? So, isosolve muna natin si VE dito, no? So, VE, nasulat na natin yung equation kanina. VE end area method is 1/2. Bali average lang to ng dalawang areas natin, no?
tapos i-multiply natin sa length, which is ito, 20 meters, no difference ng dalawang station. So, meron na tayong A2, which is 16.82 given. Ito naman A1, which is isosolve natin dito sa figure natin. So, sa figure natin, balik tayo dito sa color green para sa figure. Pwede natin gawin actually na malaking triangle, malaking rectangle, tapos magsasubtract tayo ng tatlong triangles, no? So, yan. So, yan. Pwede na natin gawin yung kanina, no? Tulad nung second station, no? Na rectangle na dalawa. Tapos, hindi, no? Hindi pala pwedeng ganun, no? Medyo naano lang kasi tayo sa line kasi kala natin straight line talaga to, no? Pero, again, no? Hindi naman drawn to scale yung figure natin. Tapos, siguro, mas okay pa rin na i-assume na lang natin na hindi siya straight, no? Pwede naman na i-check natin kung straight kasi meron na yung 2.4 dito, tapos 1.2. Tapos, yung line na to is, basta, no? Huwag na lang natin i-assume, no? Na linear yung line na to mula dito sa point na to hanggang dito. So, mas mabuti na i-ano na lang natin, no? Dalawang rectangles na lang, no? Para safe tayo, okay? So, ganun pa rin. You have ganun. Tapos, yan. Tapos, ito. Okay? So, meron tayong apat na triangles, tapos dalawang malaking rectangles, okay? So, ganun pa rin yung pag-ano natin. So, dito na tayo sa gilid, siguro pwede naman dito. So, yung area 1 natin, area 1 is equivalent to, yung malaking rectangle, that's 2.4. Ba tayo? So, that's 2.4 times 6.6 minus 1/2. Unahin natin yung triangle na to, no? Which is 6.6, ito pa rin, 3 pala ito, no? 3, tapos ito naman 3 ulit, no? So, therefore, yung distance na to, that's 3.6. So, 1/2, 3.6 times yung height na 2.4. Ito yan, no? Para sa triangle na to. Ito naman, this is yung dimension natin, you have 6.6, tapos ito, syempre, this is 2.4, so, ito, that's 2.4 minus 2, that's 0.4. So, 1/2 minus 1/2, 6.6 times 0.4. So, ito ngayon yung para sa first rectangle natin. Sa second naman, mag-add tayo dito. So, you have plus. So, sa mas malaking triangle na isa, mas maliit ba na pala, no? 4.8 times yung rectangle natin. Uy, mali pala yung figure natin, no? Mali yung figure natin. Balikan natin, no? So, mali yung figure. Dapat dito lang siya sa baba, no? So, yung green dapat dito lang sa baba. Ito. Okay? So, yun. Para ito na ngayon yung triangles na i-solve natin. So, this is 1.2 yung height na to. So, yung height na to, this is 2.0 minus 1.2, that's 0.8. Okay? Tapos 4.8 pa rin yung distance, okay? So meron tayong mas malaking rectangle, which is 4.8 times 2.0, okay? So this is 4.8 times 2.0 minus yung unang triangle. Ito na lang, mas maliit, no? Yung distance ito is 4.8, yung total minus 3, this is 1.8. Yung distance na to, no? So, that's 1/2 times 1.8 times 1.2 minus yung sa taas sa triangle, which is 0.8, no? 4.8 tapos 0.8. 4.8 tapos 0.8. Yan. So, solve na natin, no? So, double check again sa mga figures natin, no? Para ano lang, malimang magkamali din tayo dito, no? So, that's 2.4 times 6.6 minus we have 3.6 times 2.4 divided by 2 minus ulit ng isa pang triangle. We have 6.6 times 0.4 divided by 2 plus tayo ng malaking triangle. That's 4.8 times 2.0 minus tayo ng isang triangle, that's 1.8 times 1.2 divided by 2. Minus ulit ng isa pang triangle, that's 4.8 times 0.8 divided by 2. Yan, so yung area na nakuha natin is 16.8 cubic meter, no?
kasi na meron kang meter dito. Ah, area, no? Square pala ito, no? Mamaya pa lang. Area lang pala. So, 16.8 square meter, no? Ba't parang medyo pareho sila ng value? Kasi dito, 16.82. Ito namang isa is 16.8. So, medyo pareho lang. Anyway, i-double check nyo na lang, no? Para, ano natin, para sure. So, 1/2. So, you have area 1 is 16.8 plus 16.82. Tapos, 20 meters. So, yung volume is equivalent to, we have, plus 16.82 divided by 2 times 20. So, that's 336.2 cubic meter. Okay. So, again, no, yung duty nyo is to double check yung values natin. No? So, this is VE, right, by the way. No? So, ito yung volume VE. Dito naman tayo sa VCP, yung equation ng VCP natin is just L over 12 times C1 minus C2, tapos we have D1 minus dito. Yung L dito is of course yung length pa rin between the two stations. So, tapos yung C1, C2, D1 tsaka dito, didiscuss natin dito sa figure natin. No? So, yung C1 is just the distance dito sa center line natin, no? Yung elevation dito sa center line. So, for C1, that's 2.0. Yung C2 naman, that's yung nakuha natin x na value kanina, which is 1.38. Tapos yung D1 naman is the distance from left to right. Tsaka yung dito din, no? Yung D. So, yung D1 natin, that's 6.6 plus 4.8. Tapos, yung D2 naman, that's 6.3 plus 7.2. Okay? So, dito tayo sa VCP natin. So, we have 20 meters over 12. Tapos, yung C1, that's 2.0 minus 1.38. Yung D1 natin, that's equivalent to 6.6 plus 4.8. So, 6.6 plus 4.8, that's 11.4. Sulat na natin dito para that's 11.4 minus dito naman, that's equivalent to 6.3 plus 7.2. 6.3 plus 7.2, that's 13.5. Yan. 13.5. Yeah. So, evaluate lang natin to. Therefore, VCP is equivalent to, dito na lang natin ilagay. So, that's 2 minus 1.38. Oops. 0.38, that's a positive. Times 11.4 minus 13.5, that's a negative. Divided by, or times, no, times 20 divided by 12. So, that's negative 2.7. So, negative 2.17 cubic meter, no? Kasi meron tayong meter, meter din to meter, so cubic meter. Therefore, yung total na volume natin, that's VE minus VCP, 336.2 cubic meter minus negative, oops, minus negative 2.17 cubic meter. So, yung volume total natin, that's 336.2 minus negative 2.17 cubic meter. That's equivalent to 338.37 cubic meter. So, ito na yung final answer natin for number 3. Okay? So, yun. Madali lang. No? Madali lang yung earthworks. Pag volume-volume tsaka area-area lang. Madali lang isolve pag yun. Tama yung pag-analyze natin dito. So, again, no? Ito yung figure natin. Medyo straight kasi tingnan. No? Pero, hiniwalay natin paggawa to kanina. No? So, yun, wag lang sigurong idiretso, no? Pwede kasing mamali ng drawing. Pero kung ma-confirm nyo naman niya linear talaga yung line na to, pwede lang idiretso, no? Pero mas safe pa rin niya, dublihin na lang natin, okay? So, I think that's it for the sample problem na to. And, thank you ulit for watching and I hope na medyo maliwanag yung pagka-discuss natin and see you sa mga next na sample problems natin, okay? So, thank you ulit.